sa loob ng mahigit 10 araw na kampuhan ng mga magsasaka mula sa Marbay, isang pagpapasalamat namin sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, lalo na sa dalang sektor na naging kagapay sa pakikibakan ng mga magbubukid. Sa katunayan po, dumadagong-dong na ngayon ang mga pakikibaka sa kanayunan na kasabay sa kampuhan ng Mendiola na mga kapatid natin sa Marbay noong isang araw. Ang mga magsasaka sa Puente Mira, Negros Occidental ay naglunsad ng land occupation sa lupain na kinamkam ng kanilang mayor. Ibig sabihin, ito ay pinapakita na tumalab na ang ating panawagan na mula sa Hacienda Luisita, basagin, buwagin ang monopolyo at control sa mga hasinda at plantasyon. Ang ibig sabihin dyan, batay sa napagkaisahan sa dalawang panig ng National Democratic Front at Government of the Republic of the Philippines na libreng ipamamahagi ang lupa. Subalit, nanatili na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang batas dito sa Pilipinas para sa pagpatupad sa tunay na reforma sa lupa. Hinihikayat natin ang ating mga mababatas na maisabatas ang Genuine Agrarian Reform Bill habang ang mga magsasaka ay umpisahan na ang mga land occupation doon sa kanayunan sa mga malawak na mga hasinda na pag-aari ng mga Panginoong may lupa. Kaya po mga kasama, ang naganap na kampuhan sa Marbay dito sa paanan ng Mendiola, isa ito sa ehemplo at simbolo na nagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. Ito ay pinapakita na ang tagumpay ay makamit lamang hindi sa pamamagitan ng paglunsad ng mga marcha putista, kundi mga aksyon. Aksyon na isintro sa pangunahing ahensya ng ating gobyerno. Kasunod yan ang mga magsasaka sa bukid noon. Sa susunod na buwan, ganito din ang kanilang gawin para ipaglaban ang kanilang karapatan sa lupa. Kaya po, sa darating na Lunes, mayroon isang gawing kilos putista ang mga hiyon bilang suporta sa mga na-committee hearing tungkol sa libreng irigasyon na kung saan ito ay kampanya ng kilosang magbubukid ng Pilipinas sa mahigit 3 taon na ito ay tinatanggap natin mababatas na patuloy ang usapin sa libreng patubig, dahil kung may tunay na reforma sa lupa, hindi hiwalay ang pagpaunlad ng ating sakahan kung libre ang irigasyon. Marbay, ang ating mga magsasaka na bukas ay pabalik na doon sa kanilang lugar para ipatupad ang installation ng ating mga agrarian beneficiaries sa Madaun, Tagum City. Ito ang simbolo sa pagpakita ng tagumpay na naganap sa mga magsasaka ng Marbay. Sa susunod na araw, ating masaksihan ano ang mangyayari sa naging desisyon ng ating presidente sa Pilipinas, kahit paman ang mga Panginoong may lupa ay hindi maniwala sa batas ng ating gobyerno. Tayo mismo ang magpapatupad para sa tunay na reforma sa lupa. Mabuhay tayong lahat! Kasama ng manggagawa sa pagtataguyod ng tunay na unionismo, buhay manggagawa!